Okay, what's up mga makisig? Welcome back to my channel, Makisig TV. Yun, for today's video. At pag-usapan naman natin itong paano pag-connect itong WLN KDC-1 to Baofeng BF-88S or BF-77S gamit ang ating mahiwagang programming cable, laptop, then yung ating application, yung chirp na tinatawag. So, paano ba yan mga makisig? Siyempre, umpisa na natin to pagkatapos ng intro. What's up guys? Ako po si Makisig TV. Gumagawa po ako ng mga radio tutorial or tips about sa base radio or portable radio. At kung gusto niyo po ng ganitong mga content, visit lang po kayo sa aking YouTube channel, Makisig TV. Yan ang mga makisig. At sumala na nga natin to. At maraming salamat pala sa aking may bahay. Habang ako'y nagagawa ng video, pinag-prepare ako nito. Tinapay na may Milo. Yun, shoutout sa iyo, Mrs. Yun, aking may bahay si Lorraine Monta. So, syempre, shoutout tayo. Shoutout muna kay Marikit, Motovlog. At sa mga gusto pa po magpa-shoutout, comment lang po sa baba. Hashtag Makisig TV pa shoutout. Para sa susunod na video, mga makisig, i-shoutout ko po kayo. So, syempre, simulan na natin ito, mga makisig. Siyempre gagamit tayo ng portable WLN KDC-1 ang Baofeng BF-88S. Bali mga makisig, yung BF-88S and Baofeng 77S is same lang po sila, magkatulad na magkatulad lang po sila pag nagpo-program, kaya hindi po magiging problema yon. Tapos yung ating programming cable para sa ating Baofeng, pwede din siya sa WLN then ating laptop. Bali mga makisig, ito pong comment ito ay comment ni Makisig Che Rev. Bali ang comment po niya is sir, pahelp naman po tutorial para sa KDC-1 i-connect sa Baofeng 77S please. Bali yun nga mga makisig, bali ang ating gagamitin is 88S ay same lang po siya ng sa 77S, kaya hindi po magkakaproblema yun. So simulan natin, buksan na natin tong ating laptop. Yun, so yun na nga mga makisig, inopen natin tong laptop. Wala, ganda naman nung nasa picture. Una natin gagawin mga makisig, pagkabukas natin ng ating laptop or computer, ano mang gagamitin nyo, syempre ilalagay natin tong programming cable. Ito, gamit lang kayo ng programming cable, saksak nyo po sa tabi. Pagka nasaksak nyo po yan, may tutunog po dyan. Yun, pagka tumunog na po yan mga makisig, i-check nyo po yung inyo pong laptop or computer kung nag-appear na nga po yung ating isinaksak. Paano po malalaman nyo mga makisig? Punta po kayo dito. Search nyo po yung device manager. Yan. Doon po sa device manager, pindutin nyo po siya. After po nyan, punta po kayo dun sa ports, COM and LPT. Click nyo po yan. Then sa baba po nun, may nakalagay USB serial CH340. Bali dapat mga makisig, may lalabas po dyan COM6, 1, 2, 3, mga ganun po. Pero ang gagamitin po natin is COM6. Yan, tatandaan nyo po yan, COM6 po ang ating gagamitin. Pag lumabas po dyan, ibig sabihin po okay po yung ating gagamiting programming cable. Yan, lumabas na po yan. Syempre, susunod po nun,
Magda-download po kayo ng application, yung pong tinatawag nating Chirp. Mas maganda po, mas updated. Nakapag-download na po ako noon, kaya itatype po na lang po yung Chirp. Then lalabas na po siya diyan. Yan. Then naisaksak po natin itong ating programming cable. Uunahin po natin isaksak itong pong ating WLN. Pag maglalagay po kayo ng programming cable sa pong radio, sigurado niyo po, i-sure niyo po na nakapatay. After po nun, isaksak niyo po yung programming cable. Yan. And then, open niyo po siya. After niyo pong ma-open, yan, lakin po natin dyan. Punta po kayo dito sa radio. Yan, radio. Click niyo po yan. Then, pindutin niyo po itong download from radio or shortcut po niyang Alt-D. Yan, kung gusto niyo pong shortcut. Download from radio. Click niyo po yan. Then, dito po yung mga makasig. Kung wala pa po nakalagay dyan COM6, click niyo po dyan. May lalabas po dyan. Yung nakita po natin kanina sa device manager, kung ano pong COM ang gagamitin natin is COM6. Iba po kasi may mga nakasaksak pa. Lalagay, dapat ang gagamitin nyo po is COM6. Pag naklik nyo po yan at hindi pa po nakaset dito yung vendor, yung pangalawa nga po itong vendor, dahil na ang gagamitin po natin, ipoprogram natin is WLN, hanapin nyo po yung WLN dito. Yan, marami po yan. Alinco, Ansoco, Anytone, yan, Bitec, Baofeng, Baog. Yan, marami po yan. Aiko, meron din. Yan. Marami po yan. KYD, Lazen, yan, QYT. Marami dyan, pwede kayong mag-program. TYT, yan. Ya, ISO, meron din. Yan, so yan, mga makisig, ang gagamit natin, WLN, syempre. Then, pag na-click po natin yan, yan, KDC1, isa naman po yan, kaya automatic na po yan. KDC1, okay lang natin. Yan, naglo-loading. After mag-loading, lalabas po yan, mga makisig. Bali, itong mga makisig, itong pong WLN na naka-program dito ay hindi na po yung mismong default frequency niyan. Ilalabas ko na din, ipapakita ko din po dyan sa screen yung default frequency, kung gusto nyo po malaman yung default frequency po ng WLN. So, ito po ay iba na po, na na-edit ko na po yan. Yan. Kunyari po, try natin. 45,600. Bali, sobra po siya ng dalawang zero. Hindi nyo na po siya papansinin. Basta magta-type po kayo yan. So, sobrahan nyo lang po ng dalawang zero. So, yun, mga makisig. Pwede na mo kayo maglagay dyan ng mga UHF. Bali, ito po, take note mga makisig. Sa WLN po, ang pwede lang po natin ilagay na frequency is ultra high frequency. Ibig sabihin po nun, UHF lang po ang ating pwedeng ilagay dyan. Hindi po tayo pwedeng maglagay ng VHF, yung very high frequency. Kasi, hindi po siya nagpro-program ng VHF. Tanging UHF lang po. Yung pong ultra high frequency. Kaya pwede po, yan, maglagay po kayo dyan ng gusto nyo pong frequency ng pang personal. Pero syempre, take note mga makisiga, kapag gagamit po kayo ng radio, uulitin ko po, kailangan nyo po kumuha ng lisensya. Syempre, parang pagmamotor lang din po yan, kailangan po ng lisensya. Sa pagra-radio, ganun din po. Mas maganda, kumuha po kayo ng lisensya para hindi po kayo magka-problema. So, yun. Yan po, yung UHF, kayo na pumbala. Pero ang sinample po natin, itong 435-600. After malagay nyo na po, yung ano, yung inyong mga frequency yan, sa 435-600, at nalagay nyo po yung hanggang channel 16 po, ang pwede kayong maglagay nyan. Pagkatapos po nun, pindutin nyo po itong radio, then upload to radio. Shortcut po is Alt-U. Yan. COM6, WLN, KDC1,
Okay. Yun. Mapapansin nyo mga makisig sa radyo, nagbibling, ibig sabihin yan, nag-upload na po siya. Yan. Medyo hintay nyo po ng ilang mga segundo. Pag na-full na po yan, natapos na, ibig sabihin po nun, program na po yung inyo pong radyo. Yan. Tandaan nyo po mga makisig, 45.600 ang ating ginamit. Patayin natin radyo, then hugutin natin. Okay na po itong ating WLN. Isunod naman po natin itong Baofeng 888S. Muli mga masik, pagka magbubuka, magsasaksak natin yung programming cable, patay dapat, then bukasan natin. And after nyan, ulitin ko mga makisiga, ang Baofeng 77S at Baofeng 88S ay parehas lang po ng pagpaprogram, kaya hindi po kayo magkaka-problema doon. So, nabuksan na natin. Pindutin ulit natin itong radio. Upload from radio. Download from radio. Then, kanina ay ginamit natin COM6. Ganun pa rin. WLN, yung ating vendor ay hindi na. Siyempre, Baofeng yung ating ginagagamitin ngayon. Baofeng din yung ating iseset. Baofeng. Tapos ang gagamitin natin is 77S or 88S. Yun, pares lang sya, hanapin lang doon. Yun, BF88S. Yun, pag naklik natin, nakompleto na natin tong port, vendor, model, okay lang natin. Yan, naglo-loading. Pag napuno na sya, ay yun, makikita nyo dito WLN yung ginamit natin kanina. Dito na tayo sa Baofeng BF888S. Yun. So kanina mga makisig, itong kasing ganun din yung aking BF888S ay napaltang ko na to, kaya hindi na siya yung default frequency. Ilalagay ko din yan sa screen yung default frequency. Then ilalagay ko din yung sa descriptions yung link kung paano mag-program ng Baofeng BF88S ng VHF. Opo, pwede po siya. Yung iba pong mga radyo na luma, pwede pong ma-program natin as a VHF. Kaya lalagay ko din yan sa description yung link para masundan nyo po. Kasi kung dito ko pa-explain, haba po yung ating explanation. Ano po? So, ganun din po yung ating ginamit kanina. 435.600. Bali, add lang po kayo ng dalawang zero. Ayan. Tatlo pala mga makisig. Ang i-add natin tatlo. 435.600+30. After po nan, nalagyan na natin. Tapos kayo na din pong bahala doon. Basta't magkatulad lang po yung ating frequency sa WLN sa Baofeng 77S or 88S. Same frequency siya. Tapos, pwede nyo din lagyan siya ng tone dito. Ipapakita ko din niya sa description kung paano maglagay ng tone. Yan. After nan, nakompleto natin yung channel 16. Same lang siya. Yung sa WLN, sa 77S, sa 88S, pares lang siya ng 16 channel. Pindutin natin ang radio. Upload to radio. Tapos, port, vendor, model, yung COM6, yung Baofeng, 88S. Yan. Okay lang natin. Nag-upload, tapos nag-bibling din dito. Yun. After nun, mga makisig, na-kompleto na. Complete na yun. Then, patayin natin na radio. Tapos, hugutin natin. Tapos, i-check natin mga makisig. I-check natin kung nag-connect nga silang dalawa. Copy natin itong isa, BF88S. Power on. 6. Tapos punta tayo sa 1. 7. 6. 5. 4. 3. 1. Yan. 2. 2 1. 1. Sa 1. Tapos itong WLN, buksan natin. Power on. 3. Sa 3.
Dito lang ang button niya. Dito. Minus, tapos plus. Yan. 2, 1. Sa 1, nasa pares na tayong 1. Pindutin muna natin ito. Mag-transmit muna tayo sa WLAN. Dapat iilaw itong ilaw ng ating 88S. Ayun. Nag-connect siya. Nag-ilaw. Try natin magsalita. Check, check. 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3. Okay, connect na. Tapos, check naman natin itong 88S. Mag-transmit. Tapos, dapat iilaw itong WLAN. Nag-feedback. Check, check. 1, 2, 3. Ayan, nag-connect na. Check, 1, 2, 3. Yan mga masig, ganun lang po kadali ang pagpo-program nating Baofeng 77S or 88S sa ating WLN ADC1 AD-C1. Ganun lang po kasimple mga masig. Nakadepende pa rin po sa inyo kung ano pong gagamitin yung frequency. Yan mga masig, ganun lang po kadali mag-program ng ating Baofeng 77S or 88S sa ating WLN KDC1. Ito pong Baofeng using ating hiwagang programming cable. Yan. Then ating laptop, tapos yung ating application, yung chirp. So sana nabigay ko po mga magsig yung tips paano nga ito mag-program, yung dagdag kaalaman sa inyo pong lahat. At comment lang po kayo sa mga magsig kung meron po kayong suggestion or comment para magawa natin ng content po. So mga masig, kung nagustuhan niyo pong itong video, huwag niyo po kalimutan magbigay isang like, comment and share. Then sa mga bago po, pindutin lang po yung subscribe button and notification bell para updated po kayo sa mga videos pang i-upload ng Makisig TV. So mga makisig, paano ba yan? Maraming salamat. See you on next video. Ingat-ingat. Makisig TV. Adios.